Nandito po tayo ngayon sa Celebi. Kasama natin yung groom, si Boss Josh, at andun siya sa ano, my client meeting. So one day before the wedding, preparation na rin para sa actual ceremony. So mamaya kasama natin yung yan, si Bon. Ang gagawin natin dito, boss, blockings. Blockings pala yun, syempre. Para hindi magulo, syempre, di ba? Ngayon, kinakabahan ako kasi hindi ko alam. Hindi ako sanay na ano, kasama sa entourage. Sanay ka? Hindi sa kaibigan, pero yung hindi gantong close na kaibigan. Bakit ka nagpunta dito? Syempre, hindi ko naman pwedeng hindi mapuntahan yung kasal ng ano, kaibigan. Alam mo kasi, itong si Ian, no, may special place yan. Yun, ah, puso ko talaga. Pati yun, no, tulog na. Tulog na rin si Bon. Pagod na pagod yan sa biyahe kanina. So, biyahe kami kanina ng Baguio, mga 6 o'clock umalis kami. Nakarating kami dito ng mga alas 12. Siyempre, kasama na rin dun yung food stop, ganun, yung mga konting pahinga, gas. Naabot kami mga 5 hours ng kakabiyahe or 4 hours. Okay na rin, maganda rin yung biyahe. Solid naman, enjoy yung ano, view. Watch. May naantay kami, isa pa. Isang membro ng... Yung pinaka-importanting membro ng groomsmen, which is yung best man. So si Kim, galing pa siyang... Not only groomsmen, pero a part of my life talaga. Our life talaga as magbabarkada. So, ano yun? Ang nakakatuwa dito, kasi ang tagal na namin hindi nagkakausap. Tapos ngayon na lang ulit tayo magkakasama ng dahil dito sa kasal na to. So parang maaalala din ng namin yung ano, yung bonding namin na magkakasama sa Com Shop Boys ng Team Minoski. So sa mga hindi nakakaalam kung ano yung Minoski, ano yun, yun yung pangalan ng grupo, yung pinakamalakas na grupo sa Baguio. Sa Baguio. Grupo ng mga lolers, sa mga naglalaro ng LOL. Pero hindi naman talaga malalakas. Parang pinangalan lang namin nung nag-tournament kami. Eh wala din lang naman kami na pala. Ang pangalan kasi nung may-ari, Minoski. Ay, Oski. Pero ano nga, nakalimutan ko parang first time natanungan. Pagising na pala. Ikaw ba, Bon? Naalala mo bakit Minoski yung tawag sa atin? Hindi, kasi alam ko na. Kasi nag-open yung Minoski doon sa may SLU. Hindi namin ma-afford yung Minoski kasi 15 per hour, 20 per hour ata dun. Eh yung kay Oski, ano lang, 10 per hour lang, diba? Pwede pang mag-lista, diba? Talagang tiba-tiba ka na doon kung wala kang budget. Masulit na rin talaga, talagang ang haba ng listahan namin dun. Hanggang ngayon, may utang ka pa. Uy, wala, na-clear na ako, nagbayad na ako kay Uncle Oski. Si Josh siguro. Ah, wala, clear out na tayo. Si Kim nga ata yung may utang dun eh, ang alam ko. Antayin natin pag dumating yung best man. Alam mo ba, actually dati ang binabalak namin ni Andrea, hindi lang ano, di ba, kunwari entourage, bridesmaid ang tawag sa iba, bridesmaid tsaka groomsmen, diba? Pero ang itatawag, best man tsaka best woman. Pero hindi matagal. Hindi ko rin alam. Para lahat. Tradition naman na ano, parang ang tawag sa mga ano, groomsmen, ganun. Tapos may best man. Para sa akin kasi nga, parang marami kang kaibigan na close. Tapos sasabihin niya, my best man is... Ikaw ba, nahahurt ka na hindi ka pinili na best man? Ganyan naman yung mukha niyan eh. Puro, pero deep inside na dodoro. Bakit hindi ako? Deserve ko naman. Inunahan ka na, no? Pinangunahan niya. Masaktan para sa akin. Ang role ko naman dito, masama ko dahil syempre magtotropa kami. Pero masasabi ko din talaga na kung bakit pinili si Kim, kasi siya talaga yung may pinakamalaking impact sa kanilang dalawa. Sa kanilang dalawa. Going back dun sa nung nabuntis si Andrea, si Kim kasi, yung pagkakaalala ko, siya yung pinaka-tumulong. Tumulong sa kanila na, lalo na nasa ospital si Andrea, di ba, kailangan niya ng ano, nagkasama, ganun, na nagbibigay ng pagkain, rutas, ganyan. Pumapasok ako nun, kumari, shifting kami ni Kim eh. Papasok si, ako. College, ang context nun, college pa tayo nun, nasa college pa tayo. Papasok ako, si Kim walang pasok, siya ang papasok sa ospital. Parang shifting kami ng dalawa. Ganun sila, ganun yung kumbaga bonding nila, tsaka ganun yung impact ni Kim doon sa relasyon nilang dalawa. Kaya siya yung naging best man. Ako naman, hindi ko talaga alam na, nung time na yun na, hindi ko alam na buntis si Andrea. At that time, marami din naman problema, syempre, may kanya-kanya ng mga yun. Ayaw mo lang tumulong. Hindi, pero wala talaga, kasi hindi niya nila sinabi. Walang talaga sinikreto nila yun. Si Bon nga hindi alam eh. Si Bon, ay alam mo. Late mo na nalaman eh, si Kim alam talaga niya. Alam ko. Ayaw. Paano mo nalaman? Kasi, alam ko. Kasi yung jowa niya buntis din.
Parehas pala. Parehas nga pala sila. Tapos ikaw, kakaiwalay nyo lang. Ano, medyo magulo pa yung relasyon ko ng time na yun. Tapos sobrang ano din. Oo. Talaga nag-addict pa ako sa computer. Talagang tataka na lang ako. Nag-iisa na lang ako naglalaro dun sa comp shop namin. Kasi itong mga to, may kanya-kanya na silang buhay. Yun pala, ganun na yung nangyayari. So yun yung dahilan kung bakit si Kim yung ano, nag-investment dito. Pero yun nga, sabi niya kanina, kung pwede nga lang mag-investment lang, na-appreciate ko din naman yung thought na yun. Hindi mo naman papagpantay yung pagkakas. Actually, mahirap talaga pumili sa investment. Kasi may magsiselos eh. Alam nyo, kung uuwi lang yung kinakapatid ko sa abroad, para walang gulo, siya na lang. So hindi uuwi. Hindi ka makikipaggulo para lang mag-invest. Hindi naman gulo na iniisip. Pero tingin ko sa mga lalaki, hindi naman nagiging issue talaga yung mga ganun. Parang, bakit hindi mo pinili, di ba? Parang wala naman talaga. Pero hindi lang inside si Bonta lang. Wala naman talaga ng ano. The wife. Yun. Yan si Mama. The bride-to-be. So ano masasabi mo sa ano preparation so far? Stress ba? Sobra. Lalo nung last week. Preparation last week bago yung wedding. Sobra. Pero kaya. Tingin ko ano, magiging smooth naman. Maganda yung ano. Kasi knowing kayong dalawa, alam ko, todo bigay kayo sa ano. Uy, todo ko. Siyempre, hindi ka naman kinakasal taon-taon. Oo, bakit diba? Hindi mo pa aayusin? Oo, kinasal lang kayo last year. Oo, last year yun. 2022 last year. Yun. Pinag-uusapan namin. Diba, dati sinasabi natin kung pwede lang eh. Best women and best men. Oh, diba? Para walang ano, diba? Pantay-pantay. Hindi namin alam. Di ba may sa'yo din? Nawala sa isip siguro. Hindi siya pwede. Dapat isa lang talaga. The best. Kaya nga best. Oo, best of the best. Pero best kasi kayong lahat eh. Hindi, sa ko lang. Sa akin kasi. Hindi, may tanong na lang ako kay Andrea. Nung pinili mo ba yung maid of honor mo? Nahirapan ka? Hindi. Madali na talaga. Tama naman. Masasabi ko rin na dito kay Joash, hindi rin siya nahirapan. Oo. Like, tsaka si Andrea din, ano rin siya, sang-ayod din siya na si Kim talaga. Second to my brother naman is oh, si Kim. Oo. Talagang ano sila eh, close na close. Yung kapag nakita ko siya ngayon eh, iiyak ka. Uy! Mayabang ka, Kim. Antayin ko yan. Ay, tara na. Sige, go. Sunod kami. Don't wanna sober up. Sun is killing my buzz. That's why they call it morning. Thought I was strong enough. Throw my bottle at the sky. Say, God, that's a warning. Don't wanna sober up. Try to keep it inside, but I just wanna pour it. Thought I was strong enough. Got a lot of shit to say. Couldn't fit it in the chorus. I just left Wally's in a Maserati. The way you got me flexing, think I did Pilates. I call my quote-unquote friends, do you got plans? Turns out everyone's free when the dinner ends. Then they drive me to the party out in Malibu. After 30 high noons, it was pretty cool. Try to shoot my shot, she told me that she had a shoe. Bye-bye. Don't wanna sober up. Sun is killing my buzz, that's why they call it morning. Thought I was strong enough. Threw my bottle at the sky, say, God, that's a warning. Don't wanna sober up. Try to keep it inside, but I just wanna pour it. Thought I was strong enough. Got a lot of shit to say, couldn't fit it in the chorus. Myself again. Lost track of time, nowhere to begin. You were in my dream last night, it was all so real. We were dancing while kissing in the kitchen. Now I lost you, probably lost you, cause you took your heart back. I don't think there's nothing much to say, never had you anyway. Guess what? I'm used to things not going my way.
crawling past.